Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pumili ako ng isa sa mga the best game na nangyari sa match between World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng USA sa kanilang quarterfinal round. Ayan. So sa day 1 match, nagtuto sila. Sa day 2 match, sa rapid games ha, nagtuto ulit. Kaya sila ay humantong sa tiebreaker blitz games at pumili na lang ako ng isa sa dalawang tiebreaker blitz games nila. Okay? Kung sino man nanalo dito ay alam nyo na kung sino ang nakalusot. Okay? So puti dito si Magnus, black si Nakka. Tingnan na kagad natin. Magnus played d4, Nakka played knight f6. Bago ko makalimutan, ang time control nila ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Nag c4, nag e6, nag knight f3, nag d5. Ayan, queen's gambit. Nag knight c3, dahil nag bishop e7 at hindi kinapture ang c4, ito yung tinatawag na queen's gambit declined. Bishop f4 ang ginawang variation. Nag castle, at dito nag e3, nag knight bd7, nag bishop e2, develop lang. Nag d take c4, then kinaslingan lang. Talagang relax lang dito si Magnus na kahit capturing yan, naniniwala siya na makukuha niya or mababawi din niya yan. Nag knight b6, ayan, sinuportahan ang c4 pawn. Kumbaga sa loob-loob ni Nakka, pangatawanan mo yan ha. Sigurado ka mababawi mo yan ha, parang ganun eh. Ang ginawa dito, nag a4. Ayan, ano idea? Mag a5 para pitikin ang knight na sumusuporta sa c4. So ang ginawa ni Nakka, binarahan. Matitreat na yung knight niya eh, nag a5. Nag e4, ayan. Okay, so dito medyo ano kasi ito eh, kabisado na ni Magnus yung ganitong pattern. Na relax siya kahit na itong c4, hindi pa niya nababawi. So kapalit kasi niyan ang ano niyan drawback niyan. Kapag nawala na yung pawn sa d5, ayan, nagkakaroon ng buong ngipin ang puti sa sentro. Na napakaganda, maraming strategy na gagawa yan. Ang ginawa dito, nag c5 para basagin ang ngipin ng sentro ni Magnus. At yan ang bagong luto ni Nakka, novelty new move. Kasi ayon sa huling naitala na laro dati noong 2016, bishop b4 ang ginawa at nauwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Pero balik tayo dito sa C5 novelty at dito natumbukan ni Magnus ang good move na knight B5. Ano idea? Sisipate no, merong pana na pupunta sa C7, madodouble, babagsak ang knight sa B6. Ang ginawa dito, agad namang rumesponde si Nakka, nag knight E8, oops, hindi pwede yan, parang ganon. Ang ginawa dito, D takes C5, good move. Bakit? Kasi hindi basta-basta makakapture ang bishop, bitin ang queen. Ang ginawa dito, nag knight d7. Kung ang gagawin naman ay bago tayo tumungo sa talagang nangyari, ano ang mangyayari pag kumapture? Meron kasing rook f takes d1 at kapag nag bishop takes c5, mayroong simpleng knight e5 mababawi din naman yan eh. Plus, kung inyong maoobserbahan, grabe na ang development na nakaporma sa puti. Late ang ano, passive yung knight sa e8, late ang development ng queen side ng black. Delikado din ang black dyan pagdating sa developments. So, kaya dito ay ginawa ni Nakka, nag knight d7 at para pitasin ng maayos yung c5 at ibinalik na lang, binitawan din pala ni Nakka yung c4 na ayaw niyang ibigay kanina, no? Bishop takes c4, nag bishop takes c5 at dito nag queen c2. So, inilatag na lang ni Magnus ng simpleng development, kunin ka mga tore, nag queen e7, nag e5, good move. Ano idea? Para yung knight ninyo nananatiling ipit, hindi makabalik sa eksena, hindi pwede sa f6, hindi pwede sa d6, ni hindi rin pwede sa c7 dahil may nagbabantay. At kapag ang knight ay nananatiling tulog sa e8, tulog ang mga piyesa sa back rank ng black. Ipit ang tore. Apektado lahat eh. Ang ginawa dito, nag h6. Bakit? Kasi bukod sa nang ipit itong e5 ng development, ay meron ding threat na knight g5. Ayun, may mga sibat ng matchas sa h7 kaya pinigilan yung coming knight g5. Ang ginawa dito, nag rook ad1. Itsura pa lang, napakagwapo na ng pyesa ni Magnus. Then nag knight b6 para makahinga-hinga ng development. So may tempo threat. Ang ginawa, umiwas lang bishop a2. Pero ang bishop a2 na ito ay napakadelikado. Bakit? Magbibishop b1, una ulo, papasok sa teritoryong pamatsyas. So ang ginawa dito, nag knight d5. So may threat. And then, nag-bishop b1. Ayun, mas pinili na lang ni Magnus yung may threat na threatening matchas. Kasi dito, oo nga, kung halimbawa tagpasin ang knight, parang tipong lalamang ng isang pawn, no?
Pero kahit pa paano, nakadevelop ang black eh. Mag-B6, then followed with Bishop B7, lamang nga ng isang punang puti. Pero kung ang pagbibigyan mo naman ng makakahinga naman sa development ng black, eh medyo sulit iyon sa isinakripisyong isang pawn. Bishop pair pa yan, okay? So dapat wise tayo at mag-isip talaga, gamitan natin ng medyo malinaw na logical explanation bago natin tanggapin ang ibinibigay na offer ng ating kalaban. In-offer ang knight, tinanggihan, nag-Bishop B1 ang gusto matchas, obligadong mag-react, nag-F5 binarahan, in-end passant capture, at dito nag-knight E takes F6. So dito, yes, hindi nga maka-check, di ba? Kasi may knight na nagbabantay eh. Pero merong positional defect na. Meron na kagad na epekto na kagad ito kasi tinan nyo ang ano niya, ang pawn structure, di ba? Lalo na yung A6, napaka-vital. Tapos weak ang light squares, papunta dun sa H7, isang rook FE1, mararamdaman na ang pressure sa E6. Ayan. So dito ang ginawa ni Magnus, nag-Bishop E5. Pero meron daw siyang na-miss dito na medyo ganun na pala ang impact noon. Meron siyang na-miss dito. Alisin ko muna yung mga arrows para makapag-isip kayo. Ipapasin ko sa inyo, i-post nyo ang video. Ano kaya ang na-miss ni Magnus dito na talagang tuloy-tuloy sana ang talagang kalamangan kung nakita niya yon. Bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Eto pala, may ganito na pala. Rook takes D5. Gravacious talaga ngayon ng mga strong computer engine, mga kamatchas. Yan na pala oh. So dito, dalawa ang pwedeng pang-capture, di ba? Unahin natin yung E takes D5 para manatiling safe pa rin ang H7. Meron palang ganito, knight C7. Atake lang sa tore. So iiwas ang tore. Rook A7. May knight takes D5. Ayun, sacrifice na po pwedeng makapagpaalis ng knight na dumidepensa sa H7 square. So dito may dalawang pwedeng gawin ng black. Capture or queen F7 lang. Unahin natin yung capture. Knight X-D5, mayroong kasing queen H7 check. King F7, mayroong bishop G6 check. Hindi pwede sa E6 kasi sisimplihan lang eh. Rook E1, tagpas ang queen eh. Madali na. So dito tayo. King F6, may pihit lang ng ano, bishop G3, threatening bishop H4. Ayun, tutuhugin yung king at queen. So dito pagpalagay ng umiwas ang queen, mayroong rook e1. Papaano ngayon re-remedyohan ang coming bishop h4 pa matchas? Eh baka magpa-queenless na lang yan, mag-queen g4, alang-alang na masalo niya yung bishop. So queenless pa rin. Okay, decisive advantage. At kung ang gawin naman dito, wag capturein ang knight, mag-queen f7 lang, mayroong diretsong knight takes f6 check, queen takes f6, mayroong queen h7 check, King F7, may Bishop E5. Sunod-sunod na pala ang combo niyan. So, pagpalagay natin Queen E6, may Queen takes G7 check. King E8, mayroong Bishop G6 check. So, dito, pag nag King D8, diretsong matchas kagad. Gravacious yung King sa sentro. So, pag hinarangan naman Rook F7, mayroong Queen G8 check. At kapag humarang ang Bishop, mayroong Rook E1. Grabe, aalisin na lang itong Bishop. Tuturo ka na ang king sa gitna. O bosh, mga kamatchas. So, grabe kasugsuang ang black king sa gitna. Ayun. So, balik tayo. Isa pa, balik tayo sa pinakauna. After rook takes d5, kung ang gawin ay makipagsabayan na knight takes d5, mayroong queen h7 check, king f7, bishop g6 check, bishop e5, matamis na pagkamatchas, mga kamatchas. Okay? Yan ang namiss ni Magnus. So, ang ginawa niya, nag-bishop e5. Siyempre, blitz eh. Diba? Siguro kung rapid or long game, kita ni Magnus ang pasikot-sikot niya, naniniwala ako. So, Bishop E5, lamang pa rin naman talaga dito ang puti. Then, nag-develop na Bishop D7, tinagpas. Good move na naman. So, ang ginawa dito, G na ang pinang-capture para mabantayan ng queen. Ang tanong dito, bakit hindi knight? Ano ba ang mangyayari kung knight? Eh, kasi nga, diba? Eh, depensado naman yung H7 eh. Mayroong ganito, Rook takes D7, mga kamatches. Gravacious itong laban na ito. So dito, dalawa ang pwedeng pang-capture, queen at knight. Unahin natin si queen. Pag queen takes D7, sisimplihan lang ng queen takes C5. Lalabas, knight sa knight, rook sa rook, and rook sa knight and bishop. Lalabas, 2 minor pieces, kapalit sa isang tore. Eh, di hamak na talagang lamang ang 2 minor pieces dito. Okay, so entwines na ito sa puti. So dito naman, kung ang knight naman ang ipang-capture, ganun pa rin naman ang tema, may queen h7 check, king f7, bishop g6 check,
King F6, takbo, then Knight C3, eh, ito na ngayon ang paparating. Knight E4, matchas, mga kamatchas. Anong gagawin dito? Pagpalagay natin, E5 para may tatakbuhan, King A6 after Knight E4 check. Dito naman che-check, queenless. Malupait! Sanip na chess ito, parang puti lang ang naglalaro, ano? So, pag naman pumunta doon, meron namang ganito, Knight E4 check, King E7, Queen takes G7 naman. Harang na lang, no choice, Queen takes F7, matchas. Tapos, ang King sa gitna, mga kamatchas. Gravacious. Sinintensyan sa gitna. Ayun, kaya dito, sa inis ni Naka, yan na lang ang pawn ang pinang-capture. Okay, depensado pa rin yung H7. Ang ginawa dito, nag-rook FE1. Napakabigat ng tira, mga kamatchas. So, pag-rook FE1, ang bigat nito. Unang-una, ang idea ng rook FE1, may rook takes D5. So, paano ngayon susolusyonan yan? Anong remedyo maganda? Bigat, no? Ang ginawa na lang ni Naka, nag-queen G7, umiwas sa tindi ng pressure na ano, pinagdaraanan. Kumbaga, may drama, eh, no? Yun nga lang, pag-queen G7, din-tidin, may queen takes C5 na bitawan ni, or naiwanan ni Naka ang bishop niya sa C5, buong-buong napakain. Resign. Gravacious, mga kamatchas. Nip grabe. Yan ang mabigat kay Magnus, eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa laban between Nepo, World Chess Championship between Nepo and Magnus, dapat sa standard, pisakin na kagad ni Nepo. Kung tatalunin lang din naman niya si Magnus, pisakin na niya sa standard. Kasi pag umabot ng rapid, umabot ng blitz, mga kamatchas, tagilid kay Magnus. Si Magnus, ang bigat pa rin ng tira, eh. Plus bilis, eh. Yun ang lamang niya talaga, eh, sa karamihang players yata sa buong mundo. Yun ang lamang niya, eh. So, gaya niyan, sinaka. Ang lakas na nito. Mamaw na sa blitz to. Ah. Talagang bumibigay kay Magnus, eh. Oh. Sa mga simpleng pamemressure na ganyan, bigay, eh. So, sa game number 2 ng tiebreaker blitz game nila, ubus uli si Naka, mga kamatchas. Kaya, talagang si Magnus ang sumulong papunta sa semifinal round. Talagang matibay si Magnus. Hindi talaga nawawala talaga. Matindi talaga. Ang susunod naman nating i-analyze ay kung sino ang mananalo kay Giri and kay Radja. Yun naman ang makakaharap. Kabracket ni Magnus yun, eh. Para sa semifinal round. At yan ang ating papasadahan pagkatapos nitong game na ito. Okay? Salamat at sana natuto kayo sa game na ito. At bago tayo tuluyang magtapos, ay atin munang basahin ang na-share ng isa sa mga living legend talaga, no? Matibay at talagang hindi man nag-world champion, pero grabe yan. Ano yan, matagal sa top 10 niya noong araw, na si Boris Gelfand ng Israel, Super Grandmaster. Ang na-share niya, "When I analyze a position, I have a sparring partner who understands chess amazingly well." Ayun. So pag nagtitraining, iba yung may kapartner na malakas talaga, iba yun. Siyempre, makakapulot ka ron, eh. Mababatak ka, di ba, sa paglalaro. Then ang sabi niya, "In a way, I feel sorry for him." Bakit? "Because of his work with me, he cannot play as much as chess as he wants. He more or less gave up his playing career." Magkaiba kasi yan, mga kamatchas. Magkaibang career yan. Iba ang coaching career, iba ang playing career. Magkaiba po yun. Okay? So merong may kanya-kanyang strength and weaknesses yan, yung dalawang side na yan. Magkaibang kategorya yan. So, kagaya ko, di ba, eh, marami na ho akong naturo ang mga players din talaga, no? Hindi lang sa Pilipinas, around the world meron. Hanggang ngayon, may mga online sessions ako. So, ayun, sacrifice nga rin sa akin. Hindi ako nakakapaglaro sa tournament. Eh, ganun talaga, eh. Eh, kung yun ang ano ko, eh, dun ako masaya, eh. Di ba? Hindi lang naman sa chess ang usapan, maglaro na maglaro, eh. Eh, nagdaan din naman ako dyan, kaya nga po, napagkalooban tayo ng IM, kasi eh, itong mga nakaraan dati, eh, batak tayo sa mga tournaments, kaya napagkalooban tayo ng titulo kahit pa paano, no? And then, napasabak na sa coaching, magkaiba kasi yan. Okay? Yan ang na-share dito ni Boris Gelfand. Alam niya na kapag talagang may coach na seryoso, mayroon talagang nagtitrain, ano siya, sa isang banda ng kanyang isipan at puso, nafe-feel sorry siya para sa kanyang trainer kasi hindi na nakakapaglaro, eh. Siya na lang ang tinitraining, eh. Pero ganun talaga, okay lang. Eh, binapayaran naman siya ni Gelfand, eh. Sulit naman kasi importante naman may pantawid, eh. Hanap buhay ba? Diba? So yun lang po yung gusto kong maipaliwanag sa inyo. Iba yung coaching career sa playing career. Pareho namang maganda yan. Mas pipiliin nyo nga lang kung saan kayo mas masaya. Sa paglalaro
o sa coaching. Okay? Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.